Ayun mga kapatid, isang simpleng kaalaman na naman ang gusto ko i-share sa inyo. So natatanggal na yung key niya, yung mga keys niya, marupok na. At one year na po itong naka-stuck sa ano, sa bahay, hindi ginagamit kasi nga po ito, yan, hindi nagpa-function. At hindi gumagana. So nag-order tayo ng keyboard galing pa po sa Middle East, papunta dito sa Pinas. So, gawin natin ngayon. Hello po sa inyo lahat, shout out po sa aking mga viewers dyan at sa aking mga taga-subaybay. So yun, may bago tayong gagawin ngayon, isang laptop na Acer, luma-luma na pero nagpa-function pa. So yan, may pangalan pa yan, Puroy. Kay Kapuroy ito, sa ating kaibigan na isang YouTuber din. Ang keyboard na to ay in-order ko pa sa Oman, so dala-dala ko dito sa Pilipinas. Yan, ikabit natin to, isang kalaman ang gusto ko i-share. Napaka-simple lang po ang gagawin natin. So open natin itong laptop. Yan, yung monkey niya hindi gumagana. So yan, gawin natin, palitan natin. Papakita ko sa inyo kung paano palitan. Napakasimple lang po. Pumunta kayo dito sa gilid. Ito lang po yung gagamitin nyo, spudger at saka twister. Yan, sundutin nyo sa gilid. Yan, dito sa mga magkabilang gilid yan, may lock po dyan. Mapapansin nyo may maliit na parang lock na maliit, kulay black. Yan, ito sundutin nyo lang ganon. Then tulungan nyo na lang kamay kapag umangat na. Yan, sundutin nyo lang sa magkabilang gilid. May lock po dyan, 4 or 8, depende sa design ng laptop. Pero pare-parehas po ang design ng laptop, na nagkakaiba lang sa lock, sa rivet lock. So yun, na-open na natin. Napakadumi ng laptop. Sobrang dumi. At kahit luma na to ay gumagana pa po yan. So linisan natin saglit. Ayun, malinis na. Hindi na natin pinakita kung paano maglinis. So yan, kabit na natin to. Ayan, pagkaparehas po yan. Parang kambal to po, parehas sa parehas. So, walang pinakaiba. So, napakamura po niyan. Yan, parehas sa parehas. Swatin natin bago natin ikabit. So, yan. So, yan. Testingin muna natin. Kabit natin. Kabit natin tong kanyang ribbon sa sa pagkutang motherboard. Ayun. Ito may dumi na konti. O, power on natin. At nang makita natin kung gumagana ba kahit doon sa start nino. And then yan, press natin yung power button. Excited na kung gagana ba siya. Ayun, gumagana na yung up and down niya. So mapapansin nyo sa screen, sumasaya yung may-ari. Tuwang-tuwa, ibig sabihin po gumagana na yan. Isang tao na naman ang napasaya natin ngayon. So sana ay may natutunan kayo mga kapatid. Napakasimple lang po, kahit kayo na ang gumawa at umorder kayo online, kayang-kaya yan. So testingin natin sa start menu. Hindi na kailangan i-open sa Microsoft. Yan, press muna natin to. I-lock na natin. Yun, ganun lang po kasi ito yung mag-lock. Yan, lock natin. So habang nagla-lock tayo, nagta-type na din. So nagpa-function na po siya. Ah, very good. Maraming maraming salamat sa inyo lahat ng manonood pa at sa manonood pa dyan at lahat ng nanonood. At huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe. So sana ay may natutunan kayo dito sa aking vlog na to. At paalam, bye-bye. See you sa next vlog.